Natutuwa ba kayo ngayon? At kung hindi kayo pagalingin ng Diyos, huwag kayong magtampo sa Diyos. Soul from the dominion of the evil spirit. Grabe. Kung magpa-deliverance lang kayo, kung na-purify lang ninyo yung katawan ninyo. Pero ngayon, dubli po, body and soul being purified because you receive the sacrament of confession and you will be giving the prayer of deliverance. You will receive the prayer of deliverance. Natutuwa ba kayo ngayon? Bawat isa sa inyo ay makatanggap ng prayer of liberation. At kayo makatuloy niyan. Sana hindi kayo dependent sa amin. You are dependent on God. Saan tayo dependent? God. Sa Panginoon. Hindi ni Father Darwin. Bakit ilang dito? Dahil sa Panginoon. Because Jesus Christ is the only the Messiah. You know the only Messiah natin? Jesus Christ. Hindi si Kibuloy. Hindi rin ako. Kulong ng Kibuloy. Si Kristo lang po. Ang anak ng Diyos. Kaya lahat kayo na nag-receive the holy confession, you purify your soul from the dominion of the evil one. Sa paghahari ng mga demonyo sa atin. Natutuwa ba kayo ngayon? Yes. Wow. Yung prayer of liberation, yung deliverance prayer, purifies the body from the dominion of the evil one. Ah. Wow. Thank you po. Maraming po ito. Sino nabigay ito? Thank you po. Natakot na yung mga demonyo dito. Nandito ko St. Michael the Archangel. Yung cave ni St. Michael, itong bato po, nagaling po ito sa cave ni St. Michael the Archangel. May cave ba si St. Michael? Yes, may cave. Because of the operation of St. Michael sa isang lugar din sa Italy. So yan mga kapatid. Ang ganda, no? Every time mong umpisal ka, diba, first time ako nakakumpisal, Father, dahil walang nagturo sa amin eh, direct to God lang kami. Every time you go to confession, a person, after many years in mortal sin, sabi yung mga kasalanan natin, goes to confession, his soul is freed from the evil one. But the many demons that have continually piled up in his life attaching themselves to his lower faculties. Kaya nga, every confession natin, nandyan pa yung mga attached spirits, remaining spirits, laging naghahala sa atin, sa lower faculties natin, sa mga senses natin. Nasasabihin mo, Father, why is it that after I return to God, my life has become more difficult. Why? The answer is, the remaining demons attached to the person seeing their capture, prey escape, now come out in the open to retaliate, harass, and try to break down the commitment of the person. So, every time mag-umpisal tayo, yung mga demonyo, we are freed from the evil spirits. Pero yung mga remaining spirits, pwede makaharas sa atin, sa ating mga senses. Sense of sight, sense of smell, sense of taste, sense of hearing, sense of touch. Yan po ang mga lower faculties natin. Pwede tayo iharas dyan. So yung mga attached demons, at paano natin maprotektahan yung sarili natin? Using the sacramentals of the church, oil, water, salt. Gamitin natin yan, at hindi ko na i-illustrate yung
kahalagahan niyan dahil inaelaborate na yan, kaya may catechism whole morning. At lagi din ako nag-catechize every day. No? Yung nababasa ko ay isi-share ko sa inyo para ma-retain sa aking memory. Marami tayong maliwanagan. Amen? Amen. Natutuwa ba kayo ngayon? Yes. So, sacramentals purifies the dominion of the evil spirit of our body. Purifies the body from the dominion of the evil one. Use the sacramentals. Deliverance prayer, holy and exercise water, holy and exercise oil. Si Nanay Raquel nandito. Nanay Raquel pala ay nahirapan na sa pagtayo, nahirapan na sa paglakad. At yung asawa niya, si Tatay, na-interview natin kahapon, si Tatay Orville, na 68 years Baptist, ngayon na kahapon na bautismuhan bilang ganap na Katoliko. At akala ko mag-share lang siya sa kanyang conversion story, isa sa mga nakatrigger pala para maka-appreciate siya sa sacrament ng simbahan, yung pagkagaling ni Nanay. Hindi man 100% gumaling, pero nakalakad na. No? Mahirapan siya sa paglakad, kahit sa loob lang siya sa bahay. Mahirapan siya sa paggalaw ng kanyang katawan. Ngayon, nakaabot na because of the holy and exercise water. Online blessing po yun. Just imagine, ha? From Leyte siya. Kananga, Leyte. Nandito sila nanay, Kananga, Leyte. At alam nyo, because of the holy and exercise water, gumaan yung pakiramdam niya, makagalaw na siya. Nakaabot na nga ng buhol eh. Leyte, Cebu, Cebu, Tagbilaran, Tagbilaran, Valencia. At kahapon pumunta, sumama sa akin nung nag-anwenting of the sick ako, ang layo, dun sa hinupulan, sumama sila. Dahil, nag-improve talaga yung kalagayan ni Nanay Raquel. Nasa Nanay Raquel, tumayo ka nga, Nanay, nandito, para wala ng sakit. Because sacramentals purifies the body from the dominion of the evil spirit. Amen? Amen. From Leyte po yan. Ngayon lang kami nagkakilala, mga 2 weeks na sila nandito. At nabautismuhan yung kanyang asawa kahapon. Grabe, no? Hindi ko naman sila binigyan ng pera. Hindi din ako nagmimigay ng bigas. Kundi ang katotohanan lang ating sinishare. Natutuwa ba kayo ngayon? At kung hindi kayo pagalingin ng Diyos, huwag kayong magtampo sa Diyos. Your will be done, not my will. Amen? Amen. Sa mga may sakit ngayon, everyday magsamba kayo. Receive Jesus and offer to Jesus your suffering. It is called ministry of sacrifice. Pain without Jesus is suffering. Pain with Jesus is sacrifice. Mataas yung ministry nyo. Ministry of suffering or ministry of sacrifice. Amen? Amen. You can, don't waste your pain. Don't waste your suffering. Offer it to God. My suffering is my offering. My offering is my suffering. So I hope you will be inspired by our ongoing evangelization social media. Nya bukas pupunta kami sa Diocese of Butuan, isa, Diocese of Surigao, dalawa po. Tatlo yung speaking engagement ko this week. Nagbabalik naman kami mga Martes na. No? And then, anong pakay natin? To empower the priest to bless the sacramentals, because sacramentals purifies the body from the dominion of the evil spirits. And the sacrament of confession purifies the soul from the dominion of the evil one. So, konektado sila. Natutuwa ba kayo ngayon? Libre ang confession. Walang bayad po. And when think of the libre din. Katawan ni Kristo, libre din. May entrance fee bang simbahan? Wala!
sacrament from Jesus' feet. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Bigyan natin papuri si Kristo. And then, ibibigay ko sa inyo na Biblia. I-bless ko muna ito. I consecrate this Bible to the most precious blood of Jesus Christ. I seal this to the most holy name of Jesus of Nazareth, crucified Lord. Amen! Unang tanong. Anong mag-purify sa sacramental, mga sacramentals? Prayer of deliverance. Anong mag-purify? Good. Body. Ano? Sacramental, anong mag-purify? Body. O, dali. Doon. Doon. Ang unang doon, may unang maka... Masaman, masaman. Ah, sa'yo. Usara ka po. Usara ka po kung purify sa sacramental. Hindi, hindi. Masaman mo. Body and soul. Usara. Sacramentals. Body. Oh, body lang. Ito ba mali mo? Siguro sa tamang ko, ha? Nakaroon, ang sacrament of confession, ang sabay mo purify? Soul. Doon! Oh, gano'n na. Ito ba mali mo, soul. Soul. Okay, soul. Talag-talag, mabunas. Isaya, no? Sa English, soul. Okay, sunod. Paminaw mo. Oh. Sa ito na diskusyon, ha? Kung sa mga magkapalayo nato sa Ginoo. Sala. Doon! Ganun ko, nakatikot na dyan. Diwanan lang. Ha? Salamat kita ni Architect Socrates Mukana. Nag-birthday siya. May aking Martes. O ang proceed sa iyang birthday, iyang ipalit ang Biblia, maling atong ipanghatag ninyo. Support siya sa Catholic Faith Defender. Yung sa radio program natin, nag-support po siya sa ato. Ah. Sunod, napangutana. Na. Unsa man, niya, parte sa misa, niya madawat nato ang lawas ni Kristo. During? Ha? Communion. Doon na yun. Asa, gano'n sa amin ito? Holy Communion. Oh. We unite our body to the divinity and humanity of Jesus. Mga holy, pagpangalawat. Magsimba dyan mo kanunay, labi na mga masakiton. Ito mga di nakatindog, ako itong pakalawaton sa lawas ni Kristo on niya. Okay? After nasa anointing of the sick. Dua, anointing of senses o anointing of the sick. Salamat din tayo sa mga pare na kasama natin, Father Richard Pungasing, Father Ingo, na tulong sa ating program fashion, Father Jellyby or Milio at si Father Ingel of Tuhan. Tatlo lang ba yung mga pare na nandito? Tatlo, no? Panghuli po. Panghuli. Sino po ang nagtatag ng simbahan Katoliko? Jesus Christ. Nakatayimin na ito. So, yan po mga kapatid ha. And then, yung i-recommend ng mga case officers natin na ma-exercise ko, yun lang i-exercise natin. At nilalabas ako mga last stress. Huwag kayong magmadali dahil sakripisyo po buhay natin. Dahil, nabag-isa lang po ako ngayon. So, hinahati ko lang yung oras ko. So, mga 3 p.m. nalabas ako for anointing of the sick po. Yung anointing of the sick, hindi lang yon makapagpagaling sa atin, kundi makapurify din sa ating lahat ng mga kasalanan. Kung alam lang ninyo, hindi yan pang tiwas. Hindi yan pang tiwas. Ano yung Tagalog pang tiwas? Pagwakas. Hindi yan pagwakas. Kundi pang luwas yan. Amen? Amen? Hindi natin natutunan eh. The sacrament of anointing of the sick. Kaya nga, dumilipot kami, Luzon, Visayas at Mindanao for catechism po. Ginagamit ko yung sarili kong Facebook, YouTube channel. Yan ang rason ko bakit not to become more famous but to become
more famous, the wine, the teachings of the church will become famous, being popularized by our society. Yan ang naso natin. No? Wala tayo eh. Makasalanan tayo yun. Sa atin ay makasalanan tayo. Wala tayong ipag-malakit. Dahil ang nasa atin, yung ating sariling kasalanan. Meron magaling sa ibang lugar? Ibang bansa? Ang sa, ano ka? Sa Kamutis? Simo? Nakabalik ka natin, oh. Yung napasukan ni St. John the Baptist? Evangelist? Sibul. 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 Si Tata, eh, kumusta ka na? Mawawa, balik-balik. Pabalik-balik. Hindi yan mawala, eh. And then, siguro tayo, i-schedule natin yung, ano mo, yung form mo, i-ano muna sa team natin. Huwag kang umuwi agad, dahil isolin kita sunod ng mga araw. So, yung solemn exorcism po, hindi po yun ang isa lang sa mga paraan para palayas sa demonyo. Ang pinakamalakas na kapangyarihan kung aalis ang demonyo dahil sa paglaki ng pag-ibig at devotion mo sa Diyos. Ikaw talaga makapalayas ng demonyo. Amen? Amen? So ngayon, i-bless natin yung mga religious items ninyo, ha? Diyan lang kayo sa inyong upuan. At i-bless natin, mga kapatid. Muna natin i-bless ang salty niyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You preach your salt and purge your evil by the living God, by the true God, and by the holy God. By the God who ordered you through Isaiah the prophet to be cast into water to cure its unfruitfulness. Without purified salt, with the help of believers giving soundness of body and soul to all who use you, in whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead, and the world may far. Almighty and lasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would die your goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given to the use of mankind. May all that use it find it as a remedy for soul and body, and let everything with it touches and sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Jesus Christ our Lord. Lahat ng salt ninyo ay holy and exorcised salt. Sunod natin i-bless ang tubig ninyo. You creature of salt, I purge your evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ the Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to praise us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels. With the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead in the world by far. O God, who for man's salvation, dost dispense wondrous mysteries, with the vicarious sign of water, hearkens your prayer, pouring forth your benediction, upon this element, which we consecrated manifold purifications, may this creature serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever, it sprinkles in the homes of the faithful, may cleanse and deliver from harm, it transforms in joy, spirit of goodness, and air of peace. Freed from painful and endless things with sprinkling this water. May everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being they seek in calling upon your holy name and be protected from all peril through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sa aluan niyo ng counting salt yung tubig niyo. The Lord be with you. Author, the invincible strength, and King of incomparable empire, ever the glorious victory of Atman, who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the living enemy, we valiantly put them down, hostile influences. Prostrate and fearsome, we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it with a Jewish sweetness, wherever the sprinkle in your name, may devilish infection cease, venomous serpent even afar, but let the presence of the Holy Spirit be with us, as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen.
lahat ng tubig ninyo ay holy and exercise water. So that they bless yung olive oil in you. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's future oil, it casts out the demon from you, but get the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the Rosary's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and inclinations be dispelled and driven afar from this future oil. Let that bring health and bread in mind, so he use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, his Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as the love of the same Jesus Christ, O Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world made far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also let the rest acknowledge that please you to regard firmly and to bless and hallow this future oil, which your powers been pressed from the juice of olives. You ordained it within the sick, so that with the made well, we give thanks to you, the living and true God. We want to pray that those who use this oil, which blessing your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, and ones of the enemy, let it be a means of averting any calamity for man, made your image and redeemed Jesus' blood, your Son, so that he may never again suffer the sting of the serpent through Christ our Lord. Amen. Holy and exercise, oil na po yung olive oil din yun. Hindi lang holy oil, but holy and exercise. So that they bless yung incense, candles, bells, rosaries, Benedictine cross, Benedictine medals, scapulars, images of God, images of the saints, images of the angels, relics, scapulars, handbook, Bible, all your religious items. Heavenly Father, through your Son Jesus Christ our Lord, in obedience to him, we embrace the ministry he has entrusted to his bride, the church. Grant now in your mercy, we pray a very special and powerful blessing on all the religious items, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Thine that through the blessing you bestow, it be a very potent, terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons, and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the afflicted your priests and people, and to whomever these are used in the exercise of the ministry of healing. Wherever it is kept, men clean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm, nor even oppose. This we ask in the name of Jesus Christ, O Lord. Amen. Lahat ng sacramental sinyo, holy and exercise, oil, holy and exercise water, holy and exercise salt. Gusto nyo umilom ng tubig, ihalo nyo lang yung blessed salt sa iinumin ninyo. Okay? Dahil maubos yung pinabless nyo na tubig. And then, sprinkle yung holy and exercise water sa paligid ninyo bago matulog. At ang oil, ikulos ninyo sa mga consecrate ninyo yung mga senses ng mga anak ninyo. In the name of Jesus, I consecrate all the senses of my family circle. Yung magaling niya sila for consecration. At kung wala naman kayo, turuan niyo yung mga bata ninyo to consecrate the senses bago matulog using the holy and exercise oil. Okay? Natutuwa ba kayo ngayon? Yes! Incenso, pwede yan pausok sa bahay ninyo. Okay, huwag niyong ipausok yan without blessing by the priest. Okay? And then, ang proceeds sa mga religious items na na-avail ninyo ay tinutulong natin sa mga scholars sa ministry. Meron na po mga 35 scholars at meron na din tayo mga 17 seminarians. Dahil kung mamatay si Padre Darwin, may papalit. Amen? Amen! And then, kung may biyaya din kayo, pwede kayo mag-share sa ministry. Dahil yung mga case officers natin, hindi na nagtatrabaho, inaalay na nila yung buhay sa ministry. Kung wala ako, sila mag-entertain yung nagbigay sa inyo ng catechism buong umaga. At kung may grasya kayo, pwede kayo mag-share. At kung wala naman, ipagdasal nyo lang kami na maging malakas lagi yung kalusugan namin para patuloy kaming magbigay sa inyo sa katotohanan at patuloy kaming mag-aaral para sa inyo. Amen? Amen! Meron tayong nag-donate na 1.2 hectare
na lupa para sa permanent office of the Diocese of Tagbilaran. Hindi po yan for Father Darwin. For the Diocese of Tagbilaran. Hindi na po. And then, sa isang lugar po, dito lang sa Bohol, sunod mga araw, i-announce natin kung saan. Okay? And then, magtayo tayo ng chapel doon, at dormitory sa mga malayo, meron silang matutulugan. And then, yan po ang project natin. Pwede din kayo magdala ng isang hollow block, isang pako, isang kapilya. Matatapos natin yan. Because it is for the Lord. Amen? Amen? It is owned by all of us because we are Catholic. It is for the Catholic Church. It is not for Father Darwin. It is for the Diocese of Tagbilaran. Amen? Amen? Natutuwa ba kayo? At then, magsimula na ako ha. Dito ako mag-exercise. Ito po yung Adoration Chapel natin. Dito ako mag-exercise. At kung may sisigaw dito, huwag kayong tatakbo. Nahapulin nila kayo. So, ito yung kaibahan sa atin, yung mga albularyo, magpalayasin sila ng demonyo, pero hindi natin i-broadcast. Hindi natin i-play yung actual na exorcism. Bakit bawal po eh? Hindi natin ipahiya yung kapatid natin. Yung mga faith healer na malakas, may hierarchy of demons, yung example, albularyo, yung mataas na demonyo, pwede makakuman sa inferior demons. Na-suppress. Hindi nila pinalayas ang demonyo, sinusuppress nila. Dito sa atin, yung kaibahan natin sa mga albularyo na mga banggitan dito sa Pilipinas, sinusuppress nila ang demonyo. Bakit? High rank na demonyo ang nasa likod nila. Masuppress nila yung mga lower demons. Pero dito, kahit high rank na demonyo, paalisin natin. Amen? Amen! Yun ang kaibahan sa simbahan sa mga albularyo. Naintindihan ninyo? Hindi nila pinanglayas ang demonyo, sinusuppress nila yung lower demons. Yung mga magkukulang, sinusuppress nila. Pero dito, tayong lahat, tinuturuan namin kayo, papalayasin natin ang demonyo. Amen? Amen. Ready na kayo? Amen. Totoo. At sana, read the Deliverance Handbook dahil maraming mga sinasabi si Father Sikia na hindi namin nabanggit. Dahil hindi kaya namin ma-elaborate yan sa isang araw lang. Kaya buong life, buong buhay namin, lagi kaming nag-evangelize sa inyong lahat. Amen? Amen. Natutuwa ba kayo? Sure? So magsimula na ako dito ha. And then lalabas ako mga last stress for anointing of the sick. Then so receive na kayong confession, anointing of the sick and then anointing of senses. At tatawagin, walang papasok ako doon, tatawagin yung mga pangalan ninyo, isa-isa. And then magsagawa tayo ng deliverance prayer bawat isa sa inyo. At yung kasamaan ko ang magsagawa niyan. Okay? At yung mag-react man kayo, mawala sa sarili, makikita tayo susunod na araw. Dahil tayo ang magtuos sa pamagitan ng pangalan ni Kristo. So huwag kayong mangarap na ako ang mag-handle sa inyo. Kapag mangarap kayo na ako mag-handle sa inyo, marami kayong demonyo. Kung wala namang demonyo, sino naman ang palabasin natin, di ba? So magsimula na ako ha, and then minsan ay grabe yung demonyo, sisirain yung mga nasa loob ng yung mga bangko. Sa Tagalog bangko? Upuan. Sirain nila. So, minsan ay makalabas ako dito, puno ng pasa. Sana buhay pa ako ngayon, makalabas pa ako ha. Pasan niyo po ako na makalabas pa. So magsimula na ako ha. And then relax lang kayo, okay matapag. Activate your faith, not your fear. Amen!